Assalamualaikum, what's up guys, this is your Jun Santo. For today's video, ipapakita ko sa inyo yung ginamit ko kung bakit ganito yung face ko ngayon. Kaya thankful ako sa product na to. Sobrang mura lang ng product na to guys. Pwedeng-pwede niyong bilhin kahit sa ang pharmacy o kahit sa ang tindahan. Available to sa lahat. Depende lang kung kakayanin yung sakit. Kasi sobrang hot day pag ginagamit. So before that, intro, pasok. Pick up the phone. Bago natin simulan ng video na to, siyempre maliligo muna ako at mag-ilamos at gagamitin ko yung product na yun para makita nyo yung kung paano ko gamitin. So samahan nyo ko guys. Iigib muna ako para hindi naman sayang yung pagpunta ko sa ilog namin. At ang towel kong nilapan nung isang buwan pa. At ito yung bukid namin, napaka-fresh ng hangin at hindi crowded na lugar. Nandito na ako guys sa ilog namin. Ayan. Ako lang mag-isa kasi nagtrabaho yung mga kapatid ko. So ako lang maliligo mag-isa dito. So walang bahay. Ay yung bahay namin sa taas. Ayan. So let's go. Bago pala ako guys sa maligo, iniigiban ko muna to para pagtapos kong maligo, diretso uwi na. So itong iniigiban namin guys. Ayan. Ewan ko anong tawag sa inyo, pero sa amin paride, yung tabay ata. Ayan. Tulad ng topic natin, yung product para sa mukha, sa skin. So ginagamit kong sabon guys, ito Silka. Silka papaya. Hindi kasi pwedeng gumamit ng mga malalakas na sabon, kailangan mild soap lang. So maliligo tayo. So ito yung tabo natin. Tapos na tayo maligo. Gagamit na tayo ng sinasabi kong product. It's RDL guys. So RDL number 2. Ito yung ginagamit ko guys. So medyo na siya no, nagamit ng konti. Kailangan guys, maliit lang yung cotton na gagamitin natin, yung manipis, para kumalat dun sa mukha natin. So ang tapang ng amoy guys, parang impilite. Huwag nyong ikuskus guys, kailangan tap tap lang. So mahapdi siya. Mahapdi guys. Mag-feel mo na matigas yung mukha mo. Kasi feel ko sa mukha ko ngayon parang nasemendo. Mano siya sa mata. Nakakaiyak. Tsaka alam nyo guys, pag naglalagay kayo dito sa banda rito, sobrang hot day. Tsaka yan yung matagal mag-peel. So tapos na akong tapos na mamalat yung mukha ko. So ganito yung resulta. Yung ginamit kong cotton sa mukha ko, hindi nang gagamitin ko dito sa leg ko. Para tipid guys. So kung napapansin nyo, guys, may mamula-mula sa leg ko. Yan yung makate. Tapos, kinamot ko. Kaya, yan yung resulta. Sasabihin ko lang sa inyo guys, huwag na huwag nyong kakamutin. Ganun yun lang. Para mawala yung kate. So, nangyayari pag kinamot nyo, nasusunog. Tapos, pag nasunog na yun, mamamalat ulit. So, wala rin namang mangyayari masama. Pero kung ayaw nyo may makitang ganun, huwag nyong kamutin. Pwede nyo hindi nyo lagyan yung leg nyo, tsaka yung dito. Ako nilalagyan ko kasi 2021, gumamit ako nito nung nasa dorm pa ako. Ang puti ng mukha ko tapos yung leg ko hindi. Parang namulbos ka lang. Maganda dito guys, sinusunog yun yung pimples tapos yung paparating pang pimples. Hindi ako gumagamit ng sunblock pag ganito na hindi naman ako lumalabas at hindi maaraw. Meron din siyang whitening cream. Paggabi, yun yung gusto ko. Maganda din yun sa balat pag natutulog ka na. So okay na siya. So grabe yung tapang. May number 3 din dito guys. 3-2-1 ang paggamit nito. So number 2 lang ako gumamit. Kasi ang maganda dito sa number 2, malakas tumamalat kaysa number 3. Ito yung sinasabi ko sa inyong whitening cream. Ayan. Sunblock niya, BB face. Magkaiba. Meron ding green na ganito. Meron ding yellow na ganito. Ito yung nabili ko sa amin. So kung makikita nyo guys ang laman ng whitening cream. Ayan. So medyo paubos na. Kasi nagamit ko na paggabi. Ayan yung sunblock. May malaki pa yung laman kasi hindi ko masyadong ginagamit. Ang maganda dito guys, yung dating packaging ng RDL. Pag tinanggal mo to, mayroon siyang papel. Susundan mo yung mga indication, formulation, tsaka direction for use. Pero ito guys, pag binili mo, nasa loob, hindi tulad ng dati. Kagandahan nito guys, may English sa taas, tapos may Tagalog sa baba.
hindi ko na follow yung sa braso. Diretso na yung sa mukha ko. Ang sabi nila, hiyangan daw sa produkto. Pero pag may nakita akong isang produkto, kinagamit ko talaga without testing. May paalala pa sila, guys. Na-feel ko, guys, ayan. Namula talaga nung una yung namumula ka tapos maitim. So yun yung nangyari sa akin. 3 to 4 days. Tapos nung mga 7 days, wala na siya, guys. Nawala na yung pamumula. Pero yung pamumula, nandun pa rin. 10 days or 11 days. Ito na yung resulta, guys. Ayan. So okay siya sa akin. Magkaiba-iba tayong balat. Tsaka kung kaya niyong tiisin yung sakit at update, hanggang doon lang, guys. So I hope nakatulong yung vlog na to. At guys, mag-comment din kayo sa baba ng mga suggestion at mga tanong ninyo at mga pwedeng gawing content. If nag-enjoy ka sa video na to, huwag kalimutang mag-subscribe, click the bell button para update ka sa lahat ng post kong videos. Bye and assalamualaikum.